Magandang araw mga kababayan, magandang araw Pilipinas. Panibagong issue na naman ang ating pag-uusapan at sa bawat issue ay ipapakita natin ang saloobe ng taong bayan sa pamamagitan ng kanilang mga komento. Kaya dapat sagutin ito ng mga buwakan ng ina, lalo na si Lisa, si Robles, versus magsisinungaling yan. Dapat talaga susugin itong mga hayop na to na nag-meeting sila sa court. Narinig nila na nag-volunteer si Mel Robles na kukuha ng multi-million, magsimula mo tayo sa 10 million para sa ulo ko. Mm-hmm. Nakita ninyo? Di ba nakita ninyo yung 10 million na ipapatong sa ulo ko para patayin nila ako, kinuha sa diyan sa winning ano ni Robles? Sa Ahas, may record pala yan sa Ombudsman. Nung nasa LRT pa yan, tapos nilagay pa ni Ahas sa PCSO. Kaya malakas gawin, walang takot. Meron pa talagang may mas nag-utos dito. Napaka walang hiya talaga, hindi na tao to. Sa ito lang yata na ang administration na karamihan ng mga appointed. Dati nang meron mga kaso ng korupsyon. Robles na exposed na ng MRT korupsyon. Robyo na exposed ni Lacson, bagman ang custom dati. Ano nga asahan nating tama sa mga kawatan na people power na sabay kurita bago maubos ang pera ng Pinas. Ito na po yung bunga ng kahayupan ng gobyernong ito. So, ang nag-share sa atin yan ay yung puting Ahas. Nakarating sa akin ang information, okay, na ang loan, kaya sinasabi ko sa inyo na ang loan better na 571 million ayon sa ating puting Ahas. Kaya dapat sagutin ito ng mga buwakan ng ina, lalo na si Lisa, si Robles, versus magsisinungaling yan. Dapat talaga susugin itong mga hayop na to. Na nag-meeting sila sa Quirk. Okay? Sa Quirk, the Quirk restaurant, which is napuntahan ko yon mga palangga. Pinag-iingat ako ng aking puting Ahas. Dahil narinig niya mismo, okay, narinig nila mismo, mga kababayan, na kailangan yung malaman na yung 570-something million, 570, sige, na tinamaan noong loan better na sinasabi, bago pa tinamaan, ito ay regalo ni Lisa Ahas Mugs kay Robles. Kaya naman shopping galore sila dito sa Amerika, sa kung saan saang, you know, lugar pa. Regalo ni Lisa yung 570 million na tama sa loto, kaya ayon sa ating puting Ahas, narinig nila na nag-volunteer si Mel Robles na kukuha ng multi-million, magsimula mo tayo sa 10 million para sa ulo ko. Mm-hmm. Nakita ninyo? So, narinig ng aking puting Ahas mismo doon sa Quirk Wine Bar sa BGC. Napuntahan ko to, nakakain ako dito pa lang ga. Sa lugar natin na to. Di ba nakita ninyo yung 10 million na ipapatong sa ulo ko para patayin nila ako, kinuha sa diyan sa winning ano ni Robles? At kung hindi magpapabayad si Tulfo, kung hindi siya kakausapin ng gobyerno, sino yung gobyerno? Si Lisa at si Marcos Jr. ay mahuhuli at dapat kung may bitay, mabibitay ang mga buwakan ng ina sa PCSO kasama si Lisa. Kung si Tulfo ay gagawin niya ang tama dahil, you know, based doon sa hearing na yon, mukhang desidido siya. At dyan sa executive session na nagaganap, at si Coco Pimentel at lahat ng mga magiging present dyan sa executive session na yan, ito po ay pag lapastangan sa lahat ng Pilipino. Wala nang puwang ang gobyerno ni Marcos Jr. at ni Lisa Ahas Mugs para magtagal sa dyan, sa kanilang inuupuan. Kanilang pikein ang damit, pagdudugtungin, paggutay-gutayin, gugurgurin ang mga ulo ng kanikaninong mga ulo na yan. Ibig sabihin, mga kababayan, kaya din nilang gurgurin ang kaya nilang i-manipula ang mga winning combination. Kasi only sa pamumuno ni Robles, dahil nga malakas ang loob niya dahil kasabwat niya si Lisa, nangyayari ito sa pamumuno ni Kuting ni Marcos administration. Kung naalala ninyo, kung kayo ay nakatutok dito sa aking channel, last year, 2023, sinabi ko sa inyo na si Mel Robles
ay ginamit niya si Lisa nung inarbor niya ang isang notorious na nahulihan ng mga papasabog at mga high-powered, you know, pangpa-jom, you know what I mean. Di ba? Pangpa-distract ng sambayanan. Di ba? Nahuli yon. At ano nangyari doon, mga palangga? Inarbor ni Mel Robles. Ulit-ulitin ko, kung seryoso ang ombudsman, which is, alam natin, nahawak sila sa liig ni Lisa ngayon. Okay? Ang ombudsman, commission audit, ang immigration, which is hawak ni Boyeng Remulla, lahat yan. Kaya luging-lugi ang Pilipino, lubog na lubog tayo. Kung seryoso sila na ipacheck itong mga PCS officials, si Robles na maya-maya lumalabas ng bansa, di ba? Kinuha ito ko sa inyo, pumunta ng Japan, kasama si Taning, pupunta ng Europe, pupunta ng Amerika. Iniikot nila ang maya-maya, pumupunta sila every month, every 2 weeks. Kung i-check lang yan ng immigration, kung gagawin ni Remulla dahil hawak niya as DOJ, boy pa ba si Remulla? Hawak nila yan, sakop under him, yung immigration. Kung sususugin ng lahat ang ginagawa ni Robles, okay, dahil sa basbas ni Lisa, hindi sapat ang isang bitay sa kanya, 10 ng kanyang pamilya na nakikinabang dito sa pera ng taong bayan. Hindi lang sa loto, sa mga taya ninyo, kundi nalalaman niyo din nang inulat ko sa inyo na even si Robles ay nakipagsabuatan kay June Lumagi ng BIR para gipitin ang mga Chinese businessmen, mga mayayamang negosyante na hanapan ng butas ang kanilang mga tax, ang kanilang tax. Then kapag may nahanap ng butas, sisingilin ni Mel Robles, ayon sa ating puting ahas, at itong si June Lumagi, na asawa ni Pakangkang din na isa, si Carmela, okay, na kumakandong-kandong saan-saan. Okay? You remember that vlog during last Christmas? Okay. So, ang ginagawa ng mga hinayupak na to, ini-extort or hinuhuli dap hold up ang mga negosyante. Na let's say, for example, ang binigay ko dyan sa inyo na example, let's say, instead of 5 million ang or 10 million ang dapat bayaran ng negosyante, ang ginagawa nila Robles, o sige, 5 million na lang o 2 million na lang. So ngayon, ang ire-report nila ay, ibibigyan pala nila ng resibo, 100, let's say for example, 2 million. 2 million ang binayad sa kanila. Ang gagawin nila, 100 million lang o 200, ay no, sorry, 100,000 or 200,000. So sa makatawid, 1 million minus 100,000, 900,000, tama ba? Baka nalito ako sa million. So, sa 1 million na supposedly mapupunta sa kaba ng bayan na binabayad ng negosyante, ang i-declare ni Robles ayon sa ating puting ahas at ng BIR na kasabuat niya is 100,000 lang. Yung 900,000 mapupunta sa bulsa nila. So, kung 2 million, 100,000 ang ililigay nilang resibo, so yung 1.9 mapupunta sa kanila. Siyempre, narito pa mga komento mula sa mga nagalit at ismayadong mga netizen. Presyo ng gobyerno pinipiga para kamkamin ang pera ng bayan. Record-breaking sa gobyerno ni Budol Ngwe at ahas ng bayan. Sobrang na kayo ha, pati PSSO, hindi nyo pinatos. Walang charity dahil ninakaw nyo, walang hiya talaga. Sa pagkakang mga nakaupunaw eh. Sanay din sa balita, kaya walang effect. Araw din yan, yung amanga niya natapos din. Itong anak din nadala, matatapos din yan. Once bumabayan sa pwesto niya, doon na magtutuon. 1 million, dapat plunder na yan. Biruin mo, pwede pang magnakaw ng 49.9 million na di makakasuhan ng plunder. Kampante sila dahil hawak nila ang Kamara de Representante na nagsusulong sana ng impeachment laban sa mga halatang kawatan ng gobyerno. Pati PCSO ninanakawa na, kaya pala ginawang 500 million ang jackpot sa 3 games eh. Para lang silang makinabang, 3 shot, 1.5 billion agad, at ang dalitin na maa. Ah, pangkarniwa na ang nakawan ngayon, kawawang taxpayer. Lahat na lang sa bulsa ng mga lakos, kawawa ang bayang Pilipinas, hirap na hirap. Kakalungkot ang nangyayari sa ating bayan, PCSO ninanakawan ng bilyong-bilyong pera. Para sa pansariling interes, maawa kayo sa taong bayan na uhaw at umaasa ng patas na laban. Ano ginagawa nyo, niloloko nyo, nakakalungkot. Ang politiko lang ang nagpapasarap sa pera ng taong bayan. Sa Robles na nagsisungaling, dapat pipitin pa ng husto.
ito ni Tulpo. Kung totoo ang layunin niyang matumbok ang ulo ng Dayaan sa loto, kitang-kitang ebidensya. Pag tumigil ito si Rapi Tulpo, porsil din ito. Kinang tumataya sa loto, booking na kayo, Mel Robles. Tao yan ni Lisa Smags, halatang scam. Kinakawat niyo, kwarta ng tao na tumataya sa loto. Ang tanong kay Tulpo, kaya-kaya ipakulong si Robles? This is the most impossible thing that will happen to the group of the untouchable. Masusubukan natin ang galing at tapang ng Senator Tulpo sa investigasyon na hindi puro hearing, wala nang makakasuhan at makukulong. Lutong Macau, syndicated plunder and corruption. Rigging or manipulated winning numbers. Lugi na ang PCS. Mga taong umasa na manalo, huwag na kayong tumaya dahil sayang yung pera. Niloloko nila, bayan. Sila-sila nila nalo. Isang ng lahat at si Bongbong ay under desire lang. Tama kayo mga kababayan, sinasabi ninyo na inirelease na naman nila ang issue sa PCSO. Para makalusot ang People's Initiative nila, magigising na lang tayo. Approve na. People's Initiative, babaguhin na nila ang konstitusyon natin. May bagong Prime Minister na tayo, si Martin Romualdez Ian. Ang sigurado, Plan B ng Senate at Congress. Nabudol na naman tayo. Hindi natin masisi ang mga mahihirap nating kababayan. Nagugutom na sila. Kaya naniniwala sa kunting pera, may iraos ang gutom nila sa loob ng isang araw. Ano ang masasabi mo sa isyong ito? Just comment below at i-like mo na rin kung nagustuhan mo ang ating isyong tinalakay. At syempre, huwag kalimutang mag-subscribe. Maraming salamat sa panonood. Mahalin po natin ang Pilipinas.